Guys, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, check natin ang 2024 Honda BR-V 1.5 VCVT Crystal Black Pearl. Guys, ito yung middle variant ng ating Honda BR-V. And the same time, ito yung second generation. Kanyang price is 1,295,000 pesos. So, tour ko na kayo ngayon sa ating featured unit for today. So guys, dito muna tayo sa front portion. So sa front portion guys, ibang-iba na ang itsura niya compared dun sa previous. So full change model na. So naka LED headlights sa tayo with daytime running lights. LED fog lamps. Matte black front grille. Then sa front accent garnish natin, sa middle section ng ating lower front bumper, naka-chrome ating garnish. The same time, ang grill niya sa lower front bumper is honeycomb na. So pakita ko lang ulit ang front portion natin. So mas mukha na siyang SUV compared to sa previous generation, which is yun din yung mga nagiging complement ng other clients namin na nagbo-walk-in dito sa showroom. So regarding naman sa engine guys, mas nag-improve na siya kasi from single overhead cam naging double overhead cam na ang ating makina. So mas powerful yet fuel efficient ang ating engine. So ang ating makina is 1.5 CVT or 7-speed automatic, 121 horsepower, 145 newton meters of torque, front wheel drive. So, sa mga ka-segment niya with other brands, siya pa rin ang pinaka-powerful. So, i-ano natin guys, kung nagka-canvas kayo ng mga sasakyan, always check yung ano yung mga horsepower and torque. Magko-compare kayo palagi kasi magkakaroon siya ng factor. Ang advantage kasi nito, kahit sa mga uphill, kayang-kaya nito makaakyat. So, proven and tested na siya. So dito naman tayo sa passenger side. So regarding naman guys sa ating gulong, so naka 17 inch 2-tone alloy wheels tayo. Then ventilated disc ang ating front brake, then MacPherson strut ang ating suspension. Then ground clearance is 207 millimeters. So, isa sa pinakamataas namin unit to. Actually, 1 millimeter lang ang tinaas nung CRV natin compared dito sa BRV. Then, side mirrors natin is nasa pillar. Then, body color ang ating upper portion na cover. Then, nandito na ang side turning lights niya, nasa side mirror na. So, mas visible tayo, lalo na sa gabi. Then sa side sill naman guys, so pag middle variant, pag V and VX, naka-chrome ang middle section ng side sill natin. Then, chrome na ang ating door handles. Smart entry na rin siya guys. Then, dito naman sa rear wheel natin guys, is drum brake. Then, torsion beam ang ating suspension naman sa likod. Then sa upper portion natin guys, meron na tayong roof rail. So kung gusto nyo magpalagay ng roof rack, optional naman yon. So may mga nakaabang naman dyan para at least doon i-install yung roof rack. Then body color shark fin antenna. So pakita ko lang yung back portion. So sa back portion guys, so ang black color pala guys is available sa S variant and middle variant. Then ang ilaw natin, ang tail lights natin is LED na. Then meron na rin siyang reverse camera. So the good thing about dito sa second generation na BRV, for the middle variant, for the V and VX variant, meron na siyang built-in na 4i backup sensor.
So, assistance mo to, just in case na mag-reverse ka, meron na tayong camera. At the same time, meron na tayong guiding sound para pag-a-atras tayo. So, sa lower front, sa lower rear bumper naman, naka-chrome na rin. It's more on parang diffuser. Tapos meron tayong V emblem para ma-distinguish natin kung anong variant siya. So, manual tailgate, guys. So, ito ang ating compartment just in case na 7 passengers ang magta-travel. So, meron siyang tonneau cover dito. Ang purpose nito, just in case, ifo-fold mo ang third row seats, is magpa-flat yung surface. And the good thing about dito, meron ka pang additional space sa ilalim ng tonneau cover. So, ano naman to, adjustable. So, pwede natin siyang ibaba. So, naka-elevate. Depende kasi kung ano yung mga ilalagay natin sa likod. So, sa side na to, guys, nandito yung tools. Then, ang jack niya, guys, is nasa ilalim ng passenger seat. So, si Brio and BRV, guys, ang kanyang jack is nasa ilalim ng passenger seat. Spare tire is nasa ilalim. So, meron dito. So, nandito naman yung ano, yung lock ng ating spare tire. So, iaangat mo lang to. Then, eventually, ilulusin up mo lang siya gamit yung tools para bumagsak yung spare tire natin. So, dito naman tayo, guys, sa driver side. Kita ko lang ulit, ah. Ito yung side view niya. So, mas ma-appreciate nyo siya, guys, pag nakita nyo siya in person. So, regarding naman sa fuel tank capacity, guys, 42 liters fuel tank capacity. Minimum octane is 91, so unleaded siya. Pero, kung mas preferred nyo is the higher octane, like premium and may mga 97 octane, wala namang problem. Basta kailangan isang octane lang ang gagamitin natin just in case mag-upgrade kayo ng octane sa sasakyan nyo. Kasi ang free gasoline dito is 91 octane. Then, guys, child lock. Meron na nga rin pala to. So, all of our units naman is may child lock na for safety purposes. So, pag ito nakababa, hindi ma-open ng mga passengers sa likod ang door. So, the only way para i-open up to is buksan mo siya from outside. So, sa door panel naman natin, guys, urethane texture. Then, sa armrest natin is combination siya ng urethane with chrome accents sa switch ng windows. Then, sa armrest natin is leather na with gray stitches. Then, meron tayong 4 speakers and 2 tweeters dito, guys. Then, ang texture or materials ng seats natin is leather na. So, for the V and VX, leather seat sa tayo, guys. Then, adjustable ang mga headrest natin. Then, na-adjust ang second row, forward and back. Para at least, kung medyo average size lang naman ang sasakay dito sa second row, pwede natin siyang adjust pa forward para magkaroon pa ng spacious legroom ang mga sasakay sa third row. Then, ang ceiling natin, guys, is black na, which is a good thing kasi normally, pag mga black ceiling, normally mga RS variant lang yan or mga top of the line variant lang yan for Honda. Then, meron na rin tayong armrest din dito, guys. Hindi ko lang maano, mababa kasi may plastic pa. Then, meron tayong blower sa second row. So, ang thermostat nito is mag-base pa rin dun sa harap. So, normally naman, kahit hindi mo to i-on, yung blower natin, kayang i-comply or accommodate ng aircon sa harap yung cabin. Which is a positive thing kasi malakas talaga ang aircon at matibay ang aircon ng Honda. Then, sa middle section, meron tayo power outlet for charging. Then, armrest na leather na with gray stitches din.
yung first generation kasi guys is walang armrest. So ngayon, yun yung nadagdag na feature ng Honda, which is nagkaroon na adjustments. Then yun yan, na-explain ko na rin kanina, smart entry na rin siya. So ang paglock ng unit is ganda lang. So tutunog siya ng ilaw, so nakalock na siya. Para ma-check mo kung nakalock dito sa second. Sa second door or sa back door. Kasi yung smart key natin guys is nasa pocket lock. So ito yung ating smart key. So ang pag-open naman, basta within reach siya ng sasakyan, lalagay mo na yung kamay mo sa door handle. So kung nasa ang side lang ang smart key, yun lang ang magfa-function. So for example, nandito yung smart key sa driver side and may gustong mag-open ng door sa other side, sa passenger side, hindi niya ma-open. So safe pa rin naman gamitin. And always check your surroundings muna guys before natin i-open ang sasakyan. So dito naman tayo guys sa ano natin, sa driver side. So sa driver side guys, sa dito yung switches natin, yung power folding side mirrors, then adjustments ng side mirror. So ito yung knob niya, window lock, then window lock, central door lock, sorry guys, nandito ako. Then window switches. Then nandito yung PSI, normally 32. Pakita ko lang ulit. So normally ang PSI 32 dito sa harap, 30 sa likod. Pero pwede mo siyang adjust kung saan ka mas convenient. So ayun. Pero ang normal ano is 32 and 30. So dito naman tayo sa ating front seats. So ang ating ano guys, ang steering wheel natin for BRV is tilt. So tilt lang siya. So pwede mo na siyang i-down and in up. So normally pag ako nagda-drive, gusto ko buong-buo yung panel. So ito yung aking comfortable angle ng aking steering wheel. So ilalak ko na siya dito. Yan. Then sa ilalim naman guys, nandito yung gas lid and yung sa hood. Then footrest. Then ito is yung traction control. So normally pag in-on mo yan, ang engine naka-default on na yan. Pero mas maganda guys, naka-on na lang siya palagi. Huwag mo siyang i-off. For safety purposes rin lang. So steering wheel natin guys is leather na. Leather cover with gray stitches. Then audio control with hands-free telephone assist. Then ang panel natin guys is combination ng analog. And yung center portion natin is digital. Pero black and white pa rin siya. Kasi pag ngayon, pag naka Honda Sensing ka, ang digital panel mo is colored na. Then, nandito yung switch ng ating lights sa headlights and fog lamps for the wiper. Then, push start button na siya guys. Yun yung maganda rin sa ating second generation. So all automatic transmissions is push start button na. Then touchscreen audio unit with Apple CarPlay and Android Auto ready. ViaCord pa siya guys ha. I repeat, ViaCord pa din. Hindi pa siya wireless. Then aircon buttons. Normally ito yung fan. Ito yung thermostat. Ito yung on. Then other options. Normally defogger, ito lagi kailangan nakailaw to kasi magsi-circulate lang yung hangin sa loob. Pag ito naka-off or walang ilaw to, yung hangin sa labas papasok sa loob ng sasakyan mo. So kung may foul smell, papasok siya. So might as well always check mo to kung nakailaw.
Then sa baba ng aircon buttons natin, meron tayong power outlet, 2 USB ports for charging and mirroring, 2 cup holders, then ang ating shift knob. So naka-leather na with chrome accent. Then nandito yung kanyang clutch. So balik ko lang guys yung plastic. Wait lang guys. Hihirap siya. Ayan. So dito naman sa transmission guys, meron tayong park, reverse, neutral, drive, sports modes, and low gear. So sports mode, like I always say, mas mabibigyan kanya ng additional speed and power compare sa drive, pero expect nyo mas magko-consume siya ng gasoline compare sa drive mode. Low gear is for ano siya, kumbaga para ka naka-primera kung manual. Normally ginagamit siya pag masyadong stiff ang aakyatan mo. So i-low gear mo siya, or pag masyadong matarik ang bababaan mo, i-low gear mo siya para at least yung ikot ng gulong is hindi ganun kabilis. Kumbaga para ka naka-engine brake. Then tong portion na to, ito yung keyhole. Kasi yung smart key natin may manual key siya. Pag na-discharge yung battery, tanggalin nyo yung cover na to. Saksak nyo yung manual key para ma-shift nyo yung transmission to neutral, para maitabi nyo lang yung unit nyo just in case na abutan kayo ng discharge sa gitna ng daan. Then, meron tayo portion dito for the normally hankies, coins. Pero mas maganda guys, kung meron kayong mga coins or habit natin mag-iwan ng mga coins, mas maganda may coin purse tayo para hindi nagagasgas yung interior ng ating center console. Handbrake guys, then yung armrest nga, which is additional feature ng second generation console box. So dito natin lalagay guys yung mga coins natin, car sense, cords, dito lahat para organize. Then may height adjustment na nga rin pala guys yung driver seat. Yung first generation kasi is fixed, so hindi mo siya pwedeng itaas. Then ang ating driver seat, ay sorry, passenger seat. Then glove box. So sa glove box guys ha, dyan natin lagi lalagay ang warranty booklet, owner's manual, ORCR, copy lang guys ha, copy ng ORC, and hard copy ng insurance policy just in case meron kayong hard copy. Then ang ating map light is ano, halogen. And ugaliin nating i-check lagi guys. Mas maganda na sa gitna lang siya or off, para kung aalis na kayo, automatic pag nag-lock yung mga doors, mag-off din yung ilaw. Pero kung maiwan mo siya naka-on, possible mag-drain yung battery. Kaya always make it a habit na i-check nyo to every time na bababa kayo ng sasakyan at ilalak nyo na. Visors. So, meron tayong mirror. Same goes with the other side. Then, guys, normally, ang fuel consumption ng Honda BRV natin is nag-range siya 8 to 14 kilometers city. And 14 and up naman pag highway. Pero it will always depend on your driving habit, kung ilan ang passengers mo. So, tapos road condition, yun yung mga factors sa fuel efficiency. Pero kung normally, rektahan, long drive, proven and tested na napakatipid ng Honda BRV. So, sa mga naging clients ko dyan, thank you sa tiwala. And wala naman naging major problem ang mga units sila na kinuha nila sa akin. So, I feel so blessed na mababait ang client ko. At na ano ko naman yung expectation sila. Na-meet ko naman expectation sila regarding naman sa Honda units. And ang ano nga pala guys ha, ang advantage rin ng Honda is twice a year or every 6 months lang ang maintenance.
yun yung naging advantage niya compared with other brands na 4 times ka mag-visit a year. So, mas time-consuming siya. So, guys, if you have any concerns regarding test drives, low-down payments or cash discounts, parts inquiries or service appointment, don't hesitate to call or text 0906-386-8937 or visit me, guys, at 141 Quezon Avenue, Quezon City. And look for me, syempre, Ross Oliver Cruz, ang inyong friendly sales executive here at Honda Cars Quezon City, providing a hassle-free transaction to all customers since 2016. So guys, kung pupunta kayo, guys, hit me up in the comment section or you can reach me doon sa aking cellphone number or Viber me or follow me rin nga pala, guys, sa Facebook ko, Ross Oliver Cruz, or sa aking Facebook page na Honda Cars Quezon City Best Deals, Ross Oliver Cruz. And kindly subscribe na nga rin pala sa aking YouTube channel para maging updated sa mga susunod na videos. Yun lang, guys. Thank you and God bless.